Okay, so good day everyone. Ngayon ay na-receive ko na yung aking plate number kasi yung plate number ni Success ay temporary lang. So ngayon, i-install na po natin. So before that, kukunin ko muna yung ating mga tools dito po sa trunk ni Success. Yan. So, ito yung mga tools na pwede natin gamitin. Titingin lang tayo dito ng tool na pwedeng pangkabit at pantanggal ng ating temporary plate number. Parang wala naman ah. Mga mukhang wala, pero titignan natin. So, pwede siya. Dito sana. 10. Number 10 siya. First. Nakaliwa po siya. Yung isa pa kaliwa ata kanina. Ito na po yung ating pinagtanggalan ng ating temporary plate number. So, ilagay na po natin yung ating original char. Tignan natin kung pwede. So, pwede siya. Open natin. Takpan natin. So, pwede siya, no? Try natin. Same pa rin po. Kunin. And let's install. Pag tinanggal natin siya, counterclockwise. Pero pagka nilagay na natin, clockwise na siya. Okay? So, syempre, gamitin pa rin po natin yung number 10 para po higpitan. Hindi po siya nakakapag-tinter. Dito lang siya. Kailangan mahigpit po para kahit po anong takbo niya, hindi po siya nalalaglag. Saka kailangan po nating i-check po yung ating plate number. Yan po. Kailangan po mahigpit po
talaga. Yan, so okay na po siya. Nakakabit na po siya. So, ayan! Try pa po natin baka. Pakabilis lang mag, ano, mag-install. Kung hindi nyo po alam, ako po mag-install ka. Ako po pala yung napabayaang vlogger. Ayan po, ayan po. So, okay na siya. Ayan. So, hindi na siya basta-basta nakukuha. Ayan. So, doon naman po tayo sa front. Iwan po muna natin to dito. Part 2, kung saan po i-re-replace na po natin itong temporary plate number ni Success. Kasi dumating na siya from Alabang. Thank you so much, Ma'am Eve, sa pagpapadala ng plate number ko. And then ngayon, ang gagawin natin is tatanggalin na po natin and replace na po natin. So, ayan po. Ang ginawa po natin sa back niya, kapag po tinanggal siya is counterclockwise. Tignan po natin dito kung pareho. Counterclockwise natin. Yun. So, pareho lang po pala. Yan. So, ito po yung first. Ito naman po, counterclockwise din. Yan. So, mamaya, no, pagka nilagay po natin yung plate number niya, siyempre po, clockwise na po siya. Gagamitin po natin yung ating tool na number 10 po. Kasi hindi siya pwede sa 8. Masyadong maliit ang 8. So, gamitin po natin yung 10. Yan. So, hindi lang po lalaki ang pwedeng magkabit. Tayo rin po pwedeng pwede kahit babae. Kasi napakasimple lang. Then, kapag may car ka, kailangan mo talaga ito. So, medyo i-ano lang natin kahit takpan lang natin to, no? So, first, ilalagay muna natin siya. Huwag muna natin anuhin. Huwag muna natin siyang hipitan. And then, susunod po, no? Ito rin, huwag po muna natin hipitan. Saka na natin hipitan pagka parehong pwede na. Yan, para makita natin kung pa. So, kanina po is, again, counterclockwise, pag tinanggal. Ngayon po, ibabalik na po natin ng clockwise naman po siya. So, number 10. Center, center. Kailangan po nating higpitan para hindi po siya basta-basta nahuhulog. Yan. Kung may sasakyan ka talaga, kailangan mo itong i-check kasi violation po ito pag nawala o nalaglag, hindi siya malinis. Kaya kailangan po malinis lagi po ang ating plate number. Yan. Sobrang higpit na po siya, no? Hindi na po siya basta-basta natatanggal.
So, okay na po siya. Yun na po siya, basta natatanggal. Yan po, so okay na po tayo. And okay na siya, no? Sobrang higpit na niya. Hindi na siya basta-basta natatanggal. Yan po. Yan, okay na po siya. Thank you for watching. Kung wala po kayong mag-install ng iyong plate number, ako na po. Thank you. Bye-bye.